nakatagong baryo ng mga aswang. Ayos lang po ba kayo, senyorito? Malapit na po tayo sa Nasugbo. Tatawid na lang po tayo sa Kaibyang Tunnel. Natawag ni Mang Lando ang atensyon ko kay Banong sa sinabi niyang yon. Nag-inat muna ako bago nagsalita. Sa wakas, malapit nang lumambot ang puwetan ko sa tagal kong pagkakaupo eh. Tinawanan lang niya ang sinabi ko, kahit totoo naman talaga. 5 oras na kaya akong nakaupo sa upuan ng kotse. Gusto niyo po bang bumaba muna bago tayo pumasok sa tunnel? Palita ko po kasi, picturesque na po doon sa bukana ng tunnel. Mungkahin niya. Ha? Talaga? Napaisip ako sa itsura ng lugar. Pero bakit ngayon mo lang ako tinanong kung gusto kong bumaba? Kanina ka pa sana nagtanong, Mang Lando. Pakiramdam ko, nilaga na itong itlog ko eh. Pabiro ko pang sabi na muli niyang ikinatawa. Eh, pasensya na, senyorito. Gusto ko rin po kasi makarating tayo ng maaga sa Nasugbo. Pero... Tumingin muna siya sa digital clock ng dashboard bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Mag-alas 6 na, senyorito. Kaya hindi ko na po naisip na itanong sa inyo kung gusto niyo nang bumaba. At saka... Hindi na nga natapos ni Mang Lando ang sinasabi dahil bigla na lang siyang nagpreno. Maya-maya ay may malakas na kalabog na naganap sa harapan ng kotse. May nahulog na kung ano sa simento mula sa langit. Oh, anong nangyari? Mukhang nakasagasa yata tayo ah. Nako po, senyorito. Ayos lang po ba kayo? Natatarantang tanong ni Mang Lando sa akin. Hindi ko na siya sinagot dahil mas nag-alala ako sa nasagasaan niya. Agad kong inalis ang seatbelt at bumaba ng kotse. Sumunod naman siya sa akin. Maraan akong naglakad papunta sa harapan kung saan ko narinig ang mga ingay. Kumakabog ang dibdib ko sa sobrang nerbiyos. Anong nangyari? Saan ang galing yung malakas na ugong? Napatingin ako sa kalsada, Kabanong, at inihanda ko talaga ang sarili sa aking makikita. Mang Lando! Tawag ko sa kanya. Itatanong ko sana kung narinig din niya ang mga ingay, pero nakita kong may inakay siyang tao mula sa kalsada. Iho! Iho! Sinundan ko ng tingin si Mang Lando. Nakita kong tinapik-tapik niya ang pisngi ng bata na nakahandusay sa daan. Inilapat pa niya ang 2 daliri sa tapat ng ilong nito para tingnan kung humihinga pa. Buhay pa ba, Mang Lando? Tanong ko. Nawala na sa isip ko ang narinig na tunog kanina. Napalitan ito ng kaba nang nakita ko ang gasgas at ilang mahahabang tila kalmot sa magkabilang braso ng bata. Apo, senyorito! Hindi ko naman po siya nasagasaan eh. Siya po yung tumalon sa hood at bigla na lang siyang gumulong tapos bumagsak sa kalsada. Pagkasabi noon ni Mang Lando, biglang nagmulat ang bata at nagulantang pa nang makita kami. Ha? Nasaan ako? Tanong ng bata. Bumangon ito at lumingalinga sa paligid. Ayos ka na, bata? Mahinahong tanong ni Mang Lando. Pero ako, hindi ko mapigilan ng mainis. Hoy, bata! Niloloko mo ba kami? Ikaw tong biglang sumulpot sa harap ng kotse namin eh. Tapos kami ang tatanungin mo kung nasaan ka. Halika nga rito at nang mapektusan kita. Lumapit ako sa bata para bigyan ito ng kutos sa ulo. Pero bigla siyang tumayo at nagtago sa likuran ni Mang Lando. Umalis na lang po tayo rito. Parating na sila. Naguluhan ako sa mga sinabi niya, Kabanong. Pero bigla akong nakarinig ng mga kaluskos mula sa bundok na nasa kanang parte ng kalsada. Napalingon ako doon at eksaktong may lumundag na tao. Lumapag ito 1 metro mula sa amin. Tao ito, pero mapupula ang mga mata nila. May mahahabang pangil at mahahabang daliri na may matutulis na kuko. Ang mga hita at mga paa nito ay parang sa aso. Nakatayo ito ngunit bigla nitong ibinaba ang mga kamay sa kalsada na parang nagbabadyang sumugod sa amin. Ano yan? Bulalas ko habang umaatras. Tara na po! Parang awa niyo na! Natatarantang sigaw ng bata at nakita kong hinila na niya si Mang Lando. Pati ako ay nataranta na rin, Kabanong, at tumakbo na papasok sa kotse. Bilisan niyo po! Nandiyan na sila! Muling sigaw ng bata
Ona, eto na nga! Natatarantang sigaw ni Mang Lando. Pinihit niya ang susi pero ayaw mag-start ng makina ng kotse. Kita ko ang panginginig ng kamay ni Mang Lando. Inalis niya ang susi at nang muli niya itong isinuksok ay nabitawan pa niya. Mang Lando, ako ang ninenerbis sa inyo eh. Ako na nga po magmamaneho. Pagbubolontaryo ko. Pero, senyorito! Natigilan kami nang sumigaw na naman ang bata. Ayan na sila! Kasabay ng pagsigaw ng bata ay ang pagdating ng iba pang halimaw. Sunod-sunod silang nagsilundagan kabanong at lumapag ang iba sa ibabaw ng kotse. May tumagus pang kuko mula sa bubungan at mabuti na lang napayukbo kami kaagad. Hindi pa rin makuha-kuha ni Mang Lando ang nabitiwang susi ng kotse kaya mabilis kong hinatak ang reclining lever. Saka siya hinila paalis ng driver seat. Gumapang naman siya sa passenger seat. Matulong din akong gumapang at kinuha ang susi sa ilalim ng dashboard. Eksaktong nakuha ko ang susi nang marinig ko ang pagkabasag ng salamin sa may passenger seat kung saan naroon si Mang Lando. Senyorito! Napalingon ako kay Manong Lando at nakitang sinasakal na siya ng halimaw mula sa nabasag na bintana. Ipinasok pa ng halimaw ang ulo at mabilis kong tinadyakan ito para bitiwan ang matanda. Mabilis kong isinuksok ang susi at pinihit yon. At sa wakas, umandar na ang makina. Pinatakbo ko ang sasakyan pero nagtataka ako kasi hindi umaalis sa pwesto ang kotse. Tiningnan ko ang rearview mirror at nakita kong na may halimaw sa likod ng sasakyan na pumipigil sa kotse. Napalingon ako kay Mang Lando. Nangingitim na ang mukha niya dahil may sumasakal na namang halimaw sa kanya. Natataranta na ako dahil sumasabay pa sa pagsigaw ang bata sa likod ng kotse. Minaniobra ko na ang kotse at pinaharurot ito ng paatras. Sinadya kong banggain ang halimaw na nasa likod ng sasakyan. Nakita ko pang tumilapo ng mga ito ng ilang metro. Hindi na ako nagdalawang isip. Muli kong ibinalik sa primera ang kotse at pinaharurot ito. Tumingin ako kay Mang Lando. Nawala na siya ng malay. Pero sinasakal pa rin siya ng halimaw. Buisit! Bakit ba ayaw bumitaw ng halimaw na yan? Tiningnan ko sa side mirror ang halimaw. Kumapit ito sa gilid ng kotse kaya naisip kong ibangga ang sasakyan sa gilid ng tunnel. Nang matanong ko na ang tunnel, ay inayos ko ang angulo ng kotse para siguradong sasabit ang halimaw. Steady! Steady! I can do it! Sigaw ko. Pagkatapos ay ginawa ko ng plano. Tagumpay ang aking ginawa dahil tumilapo ng halimaw na yon. Pati ang side mirror ng kotse ko ay natanggal. Yahoo! Nasigaw ko sa tuwa nang makita sa rearview mirror ang paggulong ng halimaw sa kalsada. Hindi ko alam kung nawala nito ng malay o kung patay na dahil humandusay na lamang ito roon. Maya-maya'y narinig ko na ang malalim na pagsinghap ng hangin ni Mang Lando. Ayos lang po ba kayo, Mang Lando? Tanong ko sa kanya na tinanguan lang niya ng marahan. Nakita kong nagkakakulay na rin ang mukha niya. Napangiti ako at muling ibinalik sa kalsada ang tingin nang may biglang lumitaw na halimaw sa taas ng windshield. Sa gulat ko ay agad akong nagpreno. Nahulog ito sa kalsada mula sa bubungan ng kotse. Hindi na ako nag-isip pa at inapakan ang accelerator upang banggain ito. Umatungal ito ng parang galit na galit. Ikaw pa may gana magalit? Kayo na nga ang sumira sa kotse ko eh, at sa araw ko. Sigaw ko. Kahit hindi ako sigurado kung naririnig ba ng halimaw. Nang 2 metro na lang ang layo ko sa halimaw, ay bigla na lang itong tumalon papunta sa kabilang panig ng kalsada. Iniwasan niya ang kotse. Woo! Duwag ka rin naman pala eh! Sabi ko, habang binabagalan ko na ang pagtakbo ng kotse. Kahit po ako, iiwas din po ako sa pagkakasagasa po. Napatingin ako sa batang nakaupo na nagsalita sa likod ng kotse. Munti ko nang malimutan na may kasama pala kaming bata. Teka, maiba nga tayo. Anong ginagawa ng batang katulad mo sa lugar na ito? Bakit kayo nahabol mga halimaw? Aswang, mga aswang po sila. O siya, sige. Bakit kayo nahabol ng mga pangit na aswang? Eh siyempre po, para kainin. Mabilis kong inihinto ang kotse. Sige, labas!
sigaw ko sa bata. Lumabas ka na ngayon din! Namumuro na sa kalokohan ng bata, kaya nanggigil na ako, Kabanong. Seryoso akong nagtatanong pero balasubas kong sumagot. Umungol si Mang Lando para pigilan ako sa pang-aaway sa bata. Sinenyasan niya ako na magmaneho na lang. Hindi pa siya gaanong nakakapagsalita dahil sa sakit ng kanyang lalamunan mula sa pagkakasakal sa kanya ng aswang na sinasabi ng batang tawag daw sa kanila. Kung totoo ngang aswang sila, pues, ganun pala ang itsura nila. Huminga ako ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Nasa loob pa kami ng tunnel. Natatanaw kung malayo pa ang labasan yon. Pakiramdam ko, nanganganib kami kung matagal kaming nakahinto roon. Ilang minuto pa ay nakalabas na kami ng tunnel. Pero sinalubong kami ng malamlam na kapaligiran dahil sa papalubog na ang araw. Senyorito! Tawag sa akin ni Mang Lando sa garalgal na boses. Hindi po ito yung nasugbo. May takot akong naramdaman sa boses niya. Kahit ako'y nalilito kasi dapat pagkalagpas ng tunnel, magandang tanawin ang sasalubong. Pero kaliwat kanang gubat lang ang nakikita ko. Anong ibig mong sabihin, Mang Lando? Tanong ko, habang binabagalan ng pagmamaneho. Naghahanap ako ng bahay o mga taong mapagtatanungan. Nararamdaman ko lang po na hindi nasugbo ang napuntahan natin. Pakiramdam ko po eh, napunta tayo sa lugar ng mga aswang. Hindi na rin kayo makakaalis dito gaya namin. Sabay pa kaming napalimon ni Mang Lando sa sinabi ng bata. Inihinto ko na ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hoy bata, hindi magandang biro yan ha. Dinuro ko ang bata habang sinasabihan dahil naiinis na talaga ako sa kanya. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Hindi ko na alam kung ilang araw, linggo o buwan na kaming narito sa lugar na ito. Kagaya nyo, pupunta na rin sana kami sa Nasugbu pero pagkarating namin sa bukanan ng tunnel, sinalubong na kaagad kami ng mga limaw na yun eh. Ako at ang ate ko na lang ang nakaligtas pero ngayon ako na lang ang natitirang buhay. Hindi ko alam kung buhay pa ba yung ate ko dahil sa kanya eh, nakatakas ako sa mga aswang. Naawa na ako sa bata, Kabanong, dahil paiyak na siya habang nagsasalita. Nakatingin kami ni Mang Lando. Nagtatalo mga mata namin kung sino ang papatahan sa bata. Kalaunan ay si Mang Lando na ang umalo sa bata. Oh, sige na, huwag ka magalala. Alam kong buhay pa ang ate mo. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Alam mo ba itong senyorito ko? Isa siya sa pinakamahusay na fencing athlete ng Pilipinas. Kaya, tsak may liligtas natin ang ate mo. Munti ko nang mabatukan si Mang Lando sa sinabi niya. Totoo naman atleta ako. Pero yung magligtas ako ng tao laban sa mga aswang, Diyos kong mahabagin. Mga katawan nga namin kanina muntik nang makain ng mga halimaw. Magligtas pa kaya ng tao? Talaga po, Manong. Pero ano po ang fencing? Parang hindi naman po sikat at maaasahan yun eh. Abat talaga naman pinakulunan naman ng bata ang dugo ko. Hoy! Bata! Adrian po! Ha? Medyo nalito ako sa sinabi niya. Dapat bang Adrian ho ang isinagot ko? Adrian ang pangalan ko at hindi po hoy bata. Sabi uli ng bata. Napahawak ako sa sentido ko. Pakiramdam ko ay naipon na doon ang dugo ko. Kanina pa sinusubok ng batang ito ang pasensya ko. Eh, Adrian, kuan kasi, paano ko ba sasabihin sa iyo yun? Alam mo ba yung sports na may hawak na espada? Sumingit na si Mang Lando. Siguro'y nararamdaman niya na rin ang pagkairita ko sa bata. Opo, yung nakasuot po sila ng puti at yung may mask silang itim na parang grid po. Ang astig po nun. Napangiti ako sa sinagot ni Adrian. May alam din naman pala ang batang ito bukod sa pangbabalasubas. Oo, yun nga. Masiglang tugon ni Mang Lando. Pero sigurado po ba kayong isa siyang atleta sa fencing? Itinuro pa niya ako. Kasi payat po siya eh. Tsaka parang hindi naman siya malakas. Baka makain lang siya ng aswang. Literal na atang umusok ang ilong ko at tenga sa mga sinabi ni Adrian tungkol sa akin. Aminado naman ako, Kabanong, na payat ako.
pero kung lakas ang pag-uusapan, kaya ko namang umubos ng 2 bandihadong kanin. Siyempre, malakas ako. Magiging 3-timer gold medalist pa ba ako kung hindi ako mabilis, flexible at malakas? Tumingin sa akin si Mang Lando. Ganyan lang ang katawan ni Senyorito, pero malakas yan. Nahihiya lang lumabas yung mga muscles niya. Nagtatago pa. Pinandilatan ko si Mang Lando. Grabe siyang makalaglag ng tao. Very hurt ako sa part na yon. Napatawa naman si Adrian sa birong yun ni Mang Lando. Kahit ako man ay medyo umayos ng kaunti ang pakiramdam, kahit papaano ay nabawasan ng takot at agam-agam ko. Pinandar ko na lang muli ang kotse. Pero eto ha, real talk Adrian. Hindi ako mangangako na ililigtas ko ang ate mo. Dahil hindi ko naman alam ang lugar na ito eh. At ayaw kong isugal ang kaligtasan nating tatlo para lang sa kaligtasan ng isa. Kung may chance ang mapunta sa atin ang ate mo, I mean, bigla siyang lumitaw sa atin, baka may pagkakataon din na iligtas siya. Pero ang uunahin natin ay ang kaligtasan nating tatlo, kasi tayo ang magkakasama. Ate! Nabigla ako nang sumigaw ang bata habang nakatingin sa labas ng bintana. Ha? Bakit? Tanong ko. Senyorito, itigil niyo po. Nakita ko si ate. Sa pagkabigla, ay naapakan ko kagad ang preno. Agad naman bumaba si Adrian mula sa kotse. Teka, Adrian! Sigaw ko at agad ding sumunod sa kanya. Tumigil ito sa gilid ng kalsada. Tiningnan ko rin ang lugar na tinitingnan niya. May naaninag niya akong tao roon. Ate! Ate Adel! Ate! Umiiyak na tawag niya sa babaeng nagtatago sa mga halamanan. Nang mamukha niya siguro ang kapatid, ay marani itong lumabas sa pinagtataguan. Halos malumo ako sa itsura ng babae. Ang dami nitong kalmot. May malaking sugat din ito sa bandang puson na tinatapalan ito ng 2 palat. Pero halos malunod na ito sa sariling dugo. Matuling na kong lumapit sa kanya kaabanong dahil sinundan ko si Adrian na tinakbo niya ang kanyang ate. Pati si Mang Lando ay sumunod din upang umalalay. Eksaktong nakalapit ako sa kanila, nang bigla na lang natumba sa dibdib ko ang babae na nagngangalang Adel. Mang Lando! Tawag ko dahil nabigla ko sa nangyari. Nararamdaman ko rin na nanlalamig na ang babae. Agad kong binuhat ang babae at dinala sa kotse. Mabilis namang binuksan ni Mang Lando ang pintuan ng sasakyan. Pagkatapos ay inihiga ko sa upuan ang kapatid ng bata. Pinarurot kong muli ang kotse para maghanap ng ospital. Pero wala namang kaming makita. Pakiramdam ko nga ay parang paikot-ikot lang kami sa lugar. Kahit sa angkanto kami lumiko, ay parang pare-pareho lang ang dinaraanan namin. Senyorito, mukhang naliligaw na tayo. Kapag ganitong naliligaw raw eh, kailangan baliktarin ang mga damit. Ano? Naniniwala pa rin kayo sa mga ganon, Mang Lando? Tanong ko. Napatingin ako sa rearview mirror ng magsalita ng babae. Wala naman pong mawawala kung susunod. Ate! Huwag mo nang ubusin ang lakas mo. Hayaan mo na sila. Sabi naman ng bata. Tama. Relax lang kayo dyan. Makakahanap din tayo ng ospital. Sabi ko. Saan ka naman makakahanap ng ospital dito sa gubat na to? Muling tanong ng babae. Senyorito, may nakita kong... Ha? Itiningil ko kagad ang kotse nang magsalita si Mang Lando. Ha? Saan? Nasaan ang ospital? Sinuyod ko ng tingin ng paligid pero kadiliman lang ang nakikita ko. Simbahan ang nakikita ko, senyorito! Sabi ni Mang Lando sa akin. Doon ko nakita ang isang simbahan sa taas ng bundok sa kanang bahagi ng kalsada. Yun lamang ang lugar na nasisinaga ng buwan. Nakapagtataka. Iniharap ko ang kotse sa parting yon upang makita kung may daanan ba paakyat sa bundok. Senyorito, may nakita akong daan doon banda. Itinuro ni Mang Lando ang daanan na may harang na malalaking kahoy. Isa lang ang naisip ko kabanong. Banggain na lang ang mga harang para mabilis kaming makapasok at makaakyat. Inihanda ko na ang kotse, pero hindi pa man ako nakakabwelta ay tumirik na ang kotse. Napatingin ako sa dashboard. Pula na ang ilaw ng gasolina.
Wala na kaming gas. Ano ba naman? Bakit ngayon pa ito nawalan? Wala ba tayong extra, Mang Lando? Naiinis kong hinampas ang manibela. Nako, wala na, senyorito. Sabing sagot ni Mang Lando. Pero wala na kaming magagawa kundi baklasin yung mga haran ng mano-mano. Bumaba kami ni Mang Lando. Dumiretso kami sa likod ng kotse para maghanap ng magagamit namin sa pagputol ng mga nakaharang doon. Mga gamit ko sa fencing at mga tools ng sasakyan ang naroroon. Kinuha ko yung metal na tubong extension ng car jack at nylon rope. Habang si Mang Lando naman ay yung pinakamalaking wrench ang kinuha. Sinimulan na namin pinag-ahampas ang mga kahoy. Nang makita naming madaling mabali ang mga ito, ay binanatan na namin ang kamay. Gumawa yun ng ingay sa paligid. Nakaramdam kami ng kagyat na kaba nang umihip ang malamig na hangin. Napatigil kami bigla ni Mang Lando. Isin niyo dito? Napalingin ako sa sasakyan na may tumawag sa akin. Kailangan niyo raw magsindi ng goma. Narinig na nila tayo. Inaamoy na nila kung nasa ang direksyon na tayo. Sigaw ni Adrian. Wala kaming inaksayang oras ni Mang Lando. Tumakbo ko sa likod ng kotse at kumuha ng goma mula sa mga nasirang interior ng gulong ng kotse. Habang si Mang Lando ay dumiretso sa compartment, naghanap ng pwede namin pansindi sa goma. Bumalik ako sa harapan at naghanap ng kahoy na pagtatalian ko ng goma. Habang naghahanap ay napansin kong may mga mapupulang tila liwanag sa gubat sa kabilang parte ng kalsada. Mang Lando! Tawag ko at marahang akong umatras. Hindi ko na alam ang gagawin. Isa-isa nang naglilitawan ng mga aswang sa kalsada. Hindi ko na sila mabilang. Manong! Mukhang dito na matatapos ang buhay namin, Kabanong. Nakakakilabot na pag-angil at ngiti ang sumilay sa mga mukha ng mga aswang. Nakatapak ako ng kahoy at nawala ng balanse. Lumagapak ang katawang ko sa lupa. Lumundag na ang unang hilera ng aswang sa direksyon namin. Ipinikit ko ang mga mata upang hintayin tumatak ang kanilang mga kuko sa katawang ko. Ngunit nakaramdam na lang ako ng malakas na paglihab. Napagulong ako sa lupa dahil napaso ang mukha ko sa lakas ng liyab na yon. Matinis na sigaw at atungal ang narinig ko pagkatapos nun. Senyorito, ayos ka lang ba? Naramdaman ko ang mga kamay ni Mang Lando na hinihila ko upang itayo. Marahang kong iminulat ang aking mga mata. Nakakasilaw at nagbabagang liwanag ang bumungad sa akin. Anong nangyari? Tanong ko habang marahang lumilingon sa aking likuran. Doon ko nakita ang limang nagliliyab na mga aswang at ang mausok at naglalakihang mga apoy. Tara na, senyorito! Kailangan pa natin tumakbo! Hindi na sasapat yung goma na nasilaban ko! Sabi ni Mang Lando. Pagkatapos ay hinila niya akong muli. Napatingin ako sa likod ni Mang Lando. Nang marinig ko siyang uminda sa sakit, nakita kong pasan niya pala si Adele habang hinihila niya si Adrian sa laylayan ng damit. Mauna na kayo! Susunod ako, Manong! Utos ko. Pero, senyorito! Sige na! Magkita na lang tayo sa simbahan! Utos ko. Hindi ko na sila nilingon at bumalik na sa likod ng kotse. Kinuha ko roon ng isang spare tire at pinagulong sa apoy. Kinuha ko na rin ang lahat ng gomang naroon. Kinuha kong tatlo sa mga fencing sword ko at ipinalupot sa isa ang interior. Sinindihan ko yun sa apoy, saka tumakbo na palayo sa kotse. Dinig na dinig ko ang mga atungal ng mga aswang na hindi makalapit sa amin. Nangangamoy goma na ang paligid. Kahit ako ay hindi na makahinga sa pangit na amoy na nanggagaling sa nasusunog na goma. Walang kalingun-lingun akong tumakbo paakyat hanggat kaya pa ng paako. At kahit nagkandatapi-tapilok na ako sa mga naapakan kong mga bato at sanga, ay sige lang ako sa pagtakbo. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga mabibigat at mabibilis na kaluskos sa bandang likod ko. Kaya mas pinaspasan ko pa ang pagtakbo ko, Kabanong. Hanggang sa matanaw ko na ang simbahan. Kaunti na lang, sige pa! Pag-iikayat ko sa sarili, kahit talagang papawala na ang lakas ng mga paa ko.
nakikita ko na rin si Namang Lando na nag-aabang sa akin. Pero hindi pa sila pumapasok sa simbahan. Mang Lando! Pumasok na kayo! Bilis! Sigaw ko sa kanila. Napalingon sila sa gawi ko. Nagmamadali naman silang pumasok pero nagulat ako nang makitang nasaktan si Mang Lando nang itulak nito ang pinto gamit ang mga kamay. Namali yata siya sa pagkakatulak. Tumingin-tingin pa ito sa paligid bago nagdesisyong tadyakan na lang ang pintuan para bumukas. Nang bumukas na iyon, ay kaagad silang pumasok. Eksakto namang nakaakyat na ako sa tuktok, ngunit biglang may humatak sa paa ko. Kaya napasubsob ako sa lupa at nabitiwan ang hawak kong fencing sword. Senyorita! Narinig kong sigaw ni Mang Lando. Marahan kong iniangat ang mukha ko mula sa pagkakasubsob. Layuan mo, senyorita ko! Dinig kong sigaw ni Mang Lando habang lumalapit ang halimaw sa akin. Umilata ako para tingnan yung humihila sa akin. Umakyat ang takot at pandidiri sa puso ko nang makita ko ang dila ng aswang na nakagapo sa kanang pa ako. Layuan mo ang senyorito ko kung ayaw mong silabang kita! Sigaw ni Mang Lando. Naramdaman kong nakalapit na siya sa akin at inuusod niya sa akin ang isa sa mga fencing sword ko gamit ang paa niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis ko itong kinuha at itinusok sa dilang nakapulupot sa aking paa. Mabilis ko rin itong hinugot pagkatapos nabitiwan ako ng aswang. Agad akong tumayo at pinulot ang nabitiwang fencing sword na may nagliliyab na goma. Inihagis ko yon sa aswang. Saka hinatak na si Mang Lando paloob ng simbahan. Mang Lando, ang pinto, dali! Sigaw ko at itinulak yon. Aray! Daing ko at lumayo sa pintuan. Ayos lang ba kayo, senyorito? Tanong ni Mang Lando. May parang mga karayong po kasi ang mga pinto. Kahit ako, natusok din sa palad kanina. Kwento niya. Doon ko napagtanto na kaya pala siya nasasaktan ang makita ko kanina nang itulak ang pinto. Ipinakita pa niya sa akin ang mga palad niyang natinik na gaya ng sa akin. Para maisara lang ang pinto, kinailangan po namin kabanong nabuhatin ng isang upuan upang itulak ang pintuan. Nakahinga naman kami ng maluwag nang maisara na namin ito ng maayos. Pero nagulat kami nang may kumalubog sa taas ng simbahan. May gusto rin pumasok sa mga bintana. Mukhang dead end na talaga tayo dito. Hindi ko na kaya lumaban pa. Pagod na ako. Sabi ko. Ako rin po, senyorito. Sagot naman niya at nag-fist bump kami. Pasaya akong napagsilbihan kita. Hanggang dulo, senyorito. Dagdag pa niya. Ako rin, Mang Lando. Masaya rin akong ikaw ang kasama ko sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Salamat sa pagiging pangalawang ama. May bahid ng lungkot ang huling salitang sinabi ko. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, nandun lagi si Mang Lando. Pero ang sarili kong ama ay walang oras sa akin. Puro lang ito trabaho. Salamat sa pagpupuno sa kakulungan ng sarili kong tatay. Malungkot na dagdag ko. Papalakpak na ba ako? Napatingin ako sa babaeng iniligtas ko. Nangingilid ang kanyang luha sa hindi ko alam kung para saan yon. Dahil ba nadramaan sa amin o dahil sa mga sugat niya sa katawan? Ate, magpahinga ka na lang dyan. Saway ni Adrian sa kanyang ate. Ako na sugatan at nasa bingit ng kamatayan. Pinipilit kong lumaban para mabuhay pa at makalis sa impyernong ito. Samantalang kayo, na napagod lang, suko na kagad kayo. Sabi ng babae. Ah! Muling daing nito bago naging paisa-isa na lang ang paghugot ng malalalim na paghinga. Tumayo si Mang Lando at sinalat ang noo ni Adele. Nako, ang taas ng lagnat niya. Mukhang na-impeksyon na ang sugat niya, senyorito. Kailangan natin makahanap ng gamot. Nag-aalalang wika nito sa akin. Sinubukan kong tumayo kahit na nanginginig na ang lahat ng lamang ko. Lalong-lalo na ang mga paa ko. Subukan natin maganap. Siguro may mga naiwan naman ng mga tao na gamot o emergency kit. Sabi ko at naglakad na papunta sa altar. May nakita kong pintuan sa gilid ng altar. Nang makalapit ako, ay sinuri ko muna ang pinto.
wala ko nakitang karayom na gaya sa pangunahing pinto ng simbahan. Senyorito, may mga karayom din ng mga bintana at doon sa isang pintuan sa baba ng altar. Napalingon ako kay Mang Lando. Iningunguso niya sa akin ang isang pintuan. E itong pintong to, walang karayom, Mang Lando. Sabi ko. Eh! Mabilis siyang lumapit sa pintuan na sinasabi ko. Wala nga, senyorito. Pero bakit kaya walang karayom yan? Tanong niya. Karayom? Bakit nga ba may mga karayom ang mga pintuan at bintana? Balik kong tanong habang isa-isang tinitingnan ang mga ito. Lahat ng mayroong karayom ay direktang lagusan palabas ng simbahan, pati na yung pintuan doon sa ibaba ng altar. Eh, hindi kaya mga lagusan palabas lang ng simbahan ang may mga karayom? At itong pintong ito ay hindi papunta sa labas, kundi sa ibang parte ng simbahan. Sabi ko pa na parang nag-iimbestiga sa lugar. Nanlaki ang mata at napapapalakpak pa si Mang Lando sa sinabi ko. Senyorito, hindi ko alam na matalino ka rin pala. Akala ko puro fencing lang ang nasa utak mo. Sabi pa niya na may kasamang pagtawa. Ewan ko sa'yo. Naasar kong sabi. Lumapit pa ako ng kaunti sa pintong walang mga karayom at hinawakan ang siradura nito. Marahan ko yung ipinihit at binuksan. Kadiliman ang sumalubong sa mga mata namin ni Mang Lando. Hinanap ng daliri ko ang switch ng ilaw sa loob noon na agad ko naman binuksan nang makapa ko ito. Pero sa kasamaang palad ay hindi sumindi ang ilaw. Kukunin ko sana ang cellphone sa aking bulsa. Ngunit wala ito roon. At naalala kong naiwan ko nga pala ito sa kotse. Ngunit hindi pa rin ako sigurado kung saan ko nga ba talaga ito naiwan. Sa dami ng mga nangyari, hindi ko na talaga matandaan. Dahil doon ay lumabas ulit kami at kumuha ng ilaw mula sa altar. Mabuti na lang at naibulsa ni Mang Lando ang lighter na nahanap niya sa compartment. Mang Lando, may cellphone ka di ba? Tanong ko. Ay, oo nga no. Bulalas niya at kinapa ang mga bulsa. Pero wala sa akin eh. Naiwan ko rin yata sa kotse. Dagdag pa niya. Teka, hindi ko na alam kung saan ko nailagay. Naiwan ko nga ba talaga sa kotse? Mang Lando, ako rin. Hindi ko matandaan. Sagot ko matapos mag-fist bump uli kami para sa pagiging makakalimutin namin. Pero sure akong nasa kotse lang yon. Pero kung kukunin ang mga aswang yon, abay, bahala na silang sumagot sa tawag ng mama mo. Mabunga nga pa naman yung si ma'am. Na-imagine ko tuloy ang sinabi ni Mang Lando. Napatawa ako sa isip dahil doon. Pumasok na ulit kami sa kwartong yon, dala ang kandila na kinuha namin sa altar. Amoy luma at likabok ang loob ng silid. Napatili ako nang tumili si Mang Lando. Inilawan niya ang nakitang puti sa gilid. Damit lang pala, akala ko'y white lady. Sabi niya, bago inilawan ang malaking aparador. Lumapit ako para buksan ang pinto sa kaliwang parte. Napaubo kami dahil sa kapal ng alikabok na sumama sa pagbukas ko ng pinto. Inilawan ni Mang Lando ang loob. Sangkaterbang mga karayom ang naroon. May mga ilang damit din at mga sapatos. Sumunod na binuksan namin ang gitnang parte ng aparador. Doon naman ay puro mga libro ang nakita namin. May isang itim na libro ang kumuha ng atensyon namin. Inilabas namin ito at binuklat. May mga larawan doon na mga halimaw at isinasaad din doon ang bisa ng mga karayom bilang pangontra sa mga ito. Kunin mo to. Ibinigay ko kay Mang Lando ang itim na libro. Sunod namin binuksan ang huling pinto ng aparador. Gaya ng nauna ay puno rin ito ng alikabok. Inilawan ni Mang Lando ang loob nun. Laking tuwa namin nang makita ang isang first aid kit sa pinakataas na baitang nito. Mabilis kong kinuha yon. Nang makuha ko ito ay napansin kong may tinitingnan si Mang Lando sa may pinto ng aparador. Oh, bakit Manong? Inginuso niya ang tinitingnan. Senyorito, may mga susi ng sasakyan. Sabi niya. Napalingon ako sa pinto. May mga susi nga. Tatlo pa. Kinuha ko ang mga yon. Tara na. Lalabas na sana kami nang may makita kong rosaryo sa sahig. Pinulot ko yon. Hindi man ako paladasal
pero naniniwala kong tutulungan kami ng Diyos na makaligtas. Umiiyak si Adrian na makalapit kami. Hindi na pa nanginginig si ate. Sabi niya. Oh, wag ka mag-alala. Mabubuhay ang ate mo. Sabi ka niya kanina na lumalaban siya para mabuhay, di ba? Para sa'yo. Pangaalo ni Mang Lando. Isinot ko sa ulo ni Adele ang rosaryong napulot ko. Kumunot ang noon niya na halatang nasasaktan sa bawat paggalaw ng katawan niya. Binuksan ko ang first aid kit. Hindi ko alam kung sinaswerte ba kami pero may karayong din doon sa pangtahi ng sugat. Mga thread, bulak, mga gasa, alkohol, betadine, gloves at mga gamot. Pero lahat ng ito ay expired na. Alam kong hindi na hygienic at lalong wala ng bisa mga gamot. Pero yung liquid ng pampababa ng lagnat ang ipinatako sa bibig ni Adele. Lumukot ang mukha niya. Alam kong pangit na ang lasa pero lunukin mo na lang ha. Kahit papaano, may bisa pa naman siguro yan. Kesa mamatay ka na lang. Sabi ko. At nakita ko naman siyang lumunok. Kinuha ko ang gloves at isinuot. Pinunit ko ang laylayan ng t-shirt ni Adele at tumambad nga sa amin ang malaki niyang sugat sa kanang bahagi ng puson. Nangingitim na ito at marumi. Hinawakan ko ang sugat niya pero bigla na lang siyang humiyaw. Kasabay noon ang paglagabog at pag-atungal din ng mga halimo sa labas. Oh, akala ko eh wala na sila. Saad ni Mang Lando. Relax ka lang. Lilinisan ko lang ang sugat mo at tatahiin ko na rin. Kaya kung kaya mong tiisin, tiisin mo ha. Sabi ko sa babae. Sinimulan ko ng linisin ang kanyang sugat. Kasabay noon, ang mga katakot-takot na niyang hiyaw na naging musika sa loob ng simbahan. Tumigil lang siya nang pagkatapos ko ng linisan ito. Sisimulan ko na rin tahiin ha. Kaya mo pa ba? Tanong ko sa kanya. Marahang tango ang tinugon niya sa akin. Napadaing siya nang simulan ko ng tahiin ang kanyang sugat. Pero hindi na siya makasigaw gaya ng kanina. Basang-basa na rin ang mukha niya ng pawis at luha. Tatawagin ko sana si Adrian para punasan ang mukha ng kanyang ate. Pero nang tingnan ko ito, ay nakatulog na silang dalawa ni Mang Lando. Pinunasan ko na lang ang mukha ni Adele. Kaunting tiis na lang ha. Makakatulog ka na rin niya ng maayos. Bulong ko. Saka muling bumalik sa pagtatahi ng sugat niya. Hindi ko alam kung ilang minuto kong inayos ang sugat ni Adele. Pero palagay ko, natahi ko naman ito. Pinainom ko ulit siya ng gamot bago pinagbigyan ng katawan kong matulog na rin at magpahinga. Isang munting dalangin ang namutawi sa isip ko bago pumikit na sana panaginip lamang ang lahat ng nangyayari sa amin. Nagising ako kinabukasan sa iyak ni Adrian. Napablikos tuloy ako ng gising. Oh, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sunod-sunod na tanong ko. Binabayo ng kaba ang dibdib ko. Hinanap ng mga mata ko si Adele at nakitang natutulog pa rin ito sa lamesa. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kung anong nangyari sa kanya. Senyorito, gutom na ako. Iyak ni Adrian. Rion. Pagtatama ko sa kanya. Ano po? Rion ang pangalan ko, hindi senyorito. Paliwanag ko. As in, akala ko talaga senyorito pangalan mo. Kasi simula nang makasama ko kayo, puro senyorito ang tawag sa inyo ni Manong eh. Napa-facepalm na lang ako sa sinabi niya. Oo nga pala, yun na kasi ang nakasanayan ni Mang Lando na itawag sa akin kahit na noon ko pa sinasabi na tawagin na lang niya ako sa pangalan ko. Napatingin ako sa natatawang si Mang Lando na nasa likuran ni Adrian. Kaya nga sinasabi ko na, di ba? Rio ng pangalan ko. Bakit parang mas bagay pa rin sa iyo yung pangalang senyorito? Komento ulit ni Adrian. Nakakaewan talaga ang batang ito. Kaya tumayo na lang ako kabanong. Mukhang wala na mga aswang ha. Meron pa yan sila. Pero hindi na sila kasing lakas kagabi. Kapag umaga, wala silang kapangyarihan. Normal lang sila mga tao pero mapanin lang pa rin. Napalingon ako kay Adele na magsalita ito. Gising na pala siya pero bakas pa rin sa mukha niya ang pagod at sakit gawa ng kanyang sugat.
Bigla kong naalala ang libro. May nakita kaming libro kagabi. Nakatago ron sa kwartong pinaghanapan namin ng first aid kit. Lumapit sa akin si Maglando at ibinigay ang libro. Ito. Ipinakita ko ito kay Adele. Pero eksakto namang tumunog ang tiyan ko. Napatingin siya sa akin. Mukhang nagwiwelte na ang mga alaga mo, ha? Maghanap muna kaya tayo na makakain. Si Adrian na lang ang magbabantay sa akin. Question niya. Ay, mabuti pa nga. Tara na, senyorito. Sigunda naman ni Mang Lando. Inilapag ko ang libro sa tabi ni Adele. Lumapit naman si Adrian sa kanyang ate. Huwag ka mag-alala. Bibilisan namin ang paghahanap ng makakain. Alam kong nag-alboruto na rin ang tiyan mo. Sabi ko kay Adrian at tinaplos ko pa ang ulo niya. Bilisan niyo ha, senyorito. Nakangusong bilin niya. Ngumiti ako at tumango, saka sumunod kay Mang Lando. Sa may pintuan sa ibaba ng altar kami lumabas ni Manong Lando. Nagmasid muna kami bago tuluyang lumabas. Wala namang ibang mapagkukunan ng pagkain kundi ang mga puno. Kaya doon kami naghanap. Buti na lang may nakita kaming puno ng atis. Kaya yun na ang kinuha namin at nagmamadaling bumalik sa simbahan. Pakiramdam ko kabanong ay may mga mata pa rin nagmamasid sa amin sa labas. Nagustuhan naman ni Adrian ang atis. Mabuti't hindi siya mapili sa pagkain. Pero gawa na rin siguro ng gutom ay kumain na lang ito. Kapag nakalis tayo dito, kakain tayo sa restaurant ha? Pangako ko sa kanya. Talaga, senyorito? Aniya. Tapos ay biglang lumungkot ang mukha niya. Ganyan din ang pangako ni Ate Adele eh. Saad niya, bago kumagat muli sa atis. Napalunok ako at napatingin kay Adele na kumakain din habang nakahiga. Hindi na ba talaga kami makakaalis? Magiging panlaman na lang ba kami ng tiyan ng mga aswang dito? Tanong ko sa isip ko. Nang matapos kami, ay saka namin binuklat ang librong nahanap namin. Ayon dito sa libro, ang karayom daw ang isang kinatatakutan ng mga aswang. Bukod sa nagbibigay ito ng matinding sakit sa kanila kapag naturok sila nito. Nasisilaw din daw sila sa maliliit na liwanag mula sa mga tusok ng karayom. Kaya ayaw na ayaw raw nila sa bagay na ito. Sabi ko sa kanila nang mabasa ko yun sa libro. Binuklat ko pa ng binuklat ang mga pahina hanggang sa makita ko ang tila kasagutan kung paano kami nakapasok doon. Sa bungad ng tunnel, sa ika-anim na araw ng bawat buwan at sa oras na alas 6 ng hapon, ay umuugong ang kalangitan. Hudyat na pagbukas ng portal papasok sa lugar ng mga aswang. Ang lugar sa pagitan ng Nasugbo at Cavite ay tinatawag na Opiro, na dati noong magandang tahanan ng mga tao na ngayon ay naging tahanan na ng mga halimaw. Basa ko sa nakasulat. Kahapon eh, August 6. Singit ni Manong Lando. July 16 nang nagbiyahe kami noon papuntang Nasugbo. Sabi naman ni Adele. Kung ganon eh, isang buwan na kayo dito? Naibulala si Mang Lando. Buti nakasurvive kayo ng ganong katagal. Dagdag na komento niya. Muli kong binasa ang sumunod na mga talata. Ang malalamat na lugar na ito ang ginawang selda para sa mga halimaw upang hindi na sila makapaghasik ng lagim sa ibang bahagi ng Pilipinas at maging bantay sa mga gintong nasa bulubundukin ng Opiro. Kasunod ng mga nakasulat ay mga ginuhit na larawan ng lugar, mga bundok at mapa ng Opiro. Sa sumunod ng mga pahina ay may muling nakasulat. Ang mga taong nakakapasok sa mundong ito ay kailangan ng iba yung pag-iingat. Bukod sa makain sila ng mga halimaw, ay pinag-iingat din na hindi sila malawayan ng mga aswang sapagkat sila ay magiging aswang na rin at hindi na makakalabas sa mundo ng Opiro. Sigurado ba kayong hindi kayo dalawayan? Tanong ni Mang Lando sa magkapatid. Marahas na umiling si Adrian habang si Adele ay hindi ko alam kung umiiling o tumatango. Nakaramdam ako kabanong na parabang may itinatago siya sa amin. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng mga sumusunod na mga talata. Makakalabas sa mga taong nabitag sa loob ng Opiro kagaya kung paano sila nakapasok. Kailangan nilang bumalik sa bungad ng tunnel sa ikapitong araw ng bawat buwan.
sa oras na alas 6 din ng hapon. Uugong ulit ang kalangitan at magbubukas ang portal. Ayun naman pala eh. Makakalabas naman pala tayo eh. Masayang sabi ni Mang Lando. Eh teka, ikapito ngayon ah. Ayun yun. Tumingin sa taas si Mang Lando. Tila inaalala ang petsa kahapon. Pero Manong, may mga aswang pa rin. Paano tayo makakapunta dun? Nasira na ang kotse. Sabi ko. Eh senyorito, yung mga susi. Pagpapaalala niya. Doon ko naalala yung mga susing nakita namin sa parador. Susi? Tanong ni Adele. May nakita kaming susi ng mga sasakyan doon sa parador. Sagot ko kay Adele. Munti ko na talaga makalimutan ang tungkol doon. Tiningnan ko muli ang libro at binasa pa ang mga sumusunod na nakasulat. Tandaan, huwag na magpalinlang sa mga halimaw. Huwag mamamatay at huwag magpapalaway. Mula sa mga naunang taong nakarating sa Opiro. Binuklat ko pa ang mga pahina at nakita ang ilang mga pangalan ng mga taong napunta na roon. Isa-isa kong pinasadahan ang mga pangalan. Gulat na gulat ako nang makita ko ang pangalan ni Papa na nakasulat sa pahina ng libro. Baka kapangalan niya lang. Paano naman magkakaroon ng pangalan ng tatay ko sa ganitong libro? Eh laging busy yun sa trabaho. Ipinagpatuloy kong basahin ang mga pangalang naroon. Marami-rami na rin pala sila. May kung anong nag-udyok sa akin na isulat din doon ang pangalan naming apat. Pero wala akong ballpen. Sayang naman. Inilapag ko na lang ang libro sa tabi ni Adele. Iniisip kong ibalik yon sa pinagkuhaanan namin. Tumayo na ako. Manong, kailangan natin mahanap yung sasakyan. Sabi ko kay Mang Lando. Eh, sige po, senyorito. Tulong! Tulong! Napalingon kaming lahat sa gawin ng front door nang marinig namin na may humihingi ng saklolo. Pamilyar ang boses na yun sa akin. Nauna nang lumapit sa front door si Mang Lando. Binubuhat na niya ang upuan na inilagay naming pangharang doon. Tulong, Orlando! Tulungan mo ako! Doon ko napagtanto sa boses yun ni Manang Rosa, ang katulong namin na matagal nang nililigawan ni Mang Lando. Manong, wag! Hindi si Manang Rosa yan! Sigaw ko at mabilis siyang hinila palayo sa pintuan. Pero naawang niya ito ng kaunti. Sumilip kami pareho sa labas pero wala ng tao. Ngunit meron kaming nakitang nakabasket na pagkain doon. Mabilis na kumalat ang mabangong amoy niyon sa loob. Takam na takam ako. Naglalaway ang mga gilagid ko. Nakailang lunok na ako ng laway. Adrian! Pigilan mo si Adrian! Sigaw ni Adele. Doon lamang namin napansin na nakalabas na ito at kumukuha na ng pagkain sa basket. Mabilis akong tumakbo at pinalo ang kamay nito. Tumilapon sa kung saan ang hawak nitong pagkain. Binuhat ko siya at ipinasok muli sa loob ng simbahan. Iwan mo ko! Bitiwan mo ko! Gutom na ako! Ano ba? Nagpupumiglas siya. Sinusuntok niya ang likod ko. Huwag ka magpalinlang, Adrian! Aray! Daing ko nang sabunutan niya ako at biglang kinagat ang balikat ko. Munti ko na siyang maihagis. Mabuti na lang at sinalubong kami ni Adele. Adrian! Hinatak niya palayo sa akin ang kanyang kapatid. Hindi maalis ang mga mata ko sa kanya. Anong nangyari? Teka, kaya mo nang tumayo? Magaling ka na kagad? Hindi makapaniwalang tanong ko. Adrian, tama na. Huwag kang kakain nun. Utang na loob. Sinampal niya ang kanyang kapatid. Teka, bakit mo sinampal? Sisingit sana ako sa kanilang dalawa, pero hinayaan ko na siya. Kapatid naman niya yon. Eh bakit ikaw? Ikaw na lang lagi kumakain ng masasarap na pagkain. Samantalang ako, nagtitiis sa mga prutas na binibigay mo. Gusto ko rin kumain ng kanin, ng karne, ng chicken. Pero hindi mo ako binibigyan eh. Gutom na ako, ate. Gusto ko na rin umuwi. Sigaw ni Adrian. Doon ko napagtanto ang lahat pala ng inaalay ng mga aswang para sa kanila ay si Adele lang ang kumakain. Ito rin ba ang kasagutan sa kaninang tanong ni Mang Lando sa kanila? Kung nalawayan ba sila ng aswang? Hindi klaro ang sagot niya sa amin. Kung ganon,
Nakakain nga siya ng laway ng mga ito. Ginawa ko lang yun kasi, bakit ba ako nag-i-explain sa'yo? Saad ni Adele. Hoy bata, hindi ka ba nakikinig kanina sa mga binasa ko mula sa libro? Ang sabi doon ay huwag magpapalin lang sa mga halimaw, kundi malalawayan ka nila. Gusto mo rin bang maging aswang? Ako nang sumingit sa away nila. Hindi na baling maging aswang ako, basta hindi ako nagugutom dito. Muli na namang sinampal ni Adele si Adrian dahil sa pagsagot na yon. Uy, tama na yung kasasampal mo. Awat ko kay Adele na ikinagising din ang diwa niya. Lumayo siya sa kapatid at sumandal sa pader. Sorry Adrian, pasensya ka na sa ate. Ayaw ko lang naman na malawayan ka ng mga aswang. Ayaw ko maging halimaw ka. Pasensya ka na, sarili ko lang iniisip ko. Sorry kung naging selfie si ate. Sorry. Magulgol na siya. Hindi na sumagot si Adrian bagkus ay umupo na lang ito sa sahig at umiyak. Napasapo na lang ako sa aking ulo. Dahil wala naman akong maitutulong at naisara na naman ni Mang Lando ang front door ng simbahan. Inaya ko na lang siyang hanapin ng mga sasakyan. Hahanapin na namin ang mga sasakyan. Huwag naman na kayong maging ano dyan ha. Mamaya Adele, sampalin mo na naman yung kapatid mo. At ikaw naman bata ka, kung alam mong para sa ikabubuti mo naman ang ginagawa ng ate mo, eh matuto kang sumunod para hindi ka mapasama. Paalam at linya ko sa kanilang dalawa. Hindi sila sumagot, kaya hinayaan ko na lang. Alam kong hindi naman sila bingi. Tinungo namin ang bell tower ng simbahan. Yun ang pinakamataas na parte, kaya siguro doon din namin matatanaw kung saan parte nakatago ang mga sasakyan. Nauna akong umakyat. Grabing alalay ang ginawa ko dahil marupok na ang mga baitang ng kahoy ng hagdan. Susunod sana si Mang Lando pero pinagbawalan ko na. Kumpara kasi sa akin, tatlong beses ang bigat niya. Baka mabali lang lahat ng apakan at hindi kami makababa. Hindi naman siya nagdamdam at sinabing hihintay na lang niya ako sa ibaba. Namangha ako kaabanong sa ganda ng nakikita kong tanawin dun sa taas ng bell tower. Kitang-kita ko ang bulubunduki na kagaya ng nakaguhit sa libro kanina. Natatanaw ko rin doon ang dating bayan ng Opiro na ngayon ay tila kinain na ng gubat. Ang mga bubungan at ilang bahagi na lang ng mga istruktura ang naroon. Matapos kong busugin ang mga mata sa magandang tanawin, ay hinanap ko na ang mga sasakyan. Natanaw ko ang kotse ko. Naroon pa rin ito kung saan namin iniwan. Marahan kong sinuyod ang paligid hanggang sa may nakita kong parang bodega sa kaliwang bahagi ng simbahan. Nagmadali akong bumaba pero may ibayo pa rin pag-iingat. Agad kong sinabi yun kay Mang Lando. Ang pintuan sa ibaba ng altar ulit ang ginamit namin palabas sa simbahan. Matulin kaming tumakbo papunta sa nakita kong tila bodega. Nababanaag pa rin ang tila mga matang nakamasid sa amin habang kami ay tumatakbo. Ilang saglit pa ay bumungad na sa amin ang nakita kong bodega. Napangiti ako nang makitang hindi lang ito basta bodega. Dahil naroon din ang sasakyang hinahanap namin. Ngunit ang mga pinto nito ay hindi kagaya sa simbahan. Walang mga karayom at ang napagtataka pa ay madali lamang itong mabuksan. Manong, bumalik na lang tayo sa simbahan. May pag-aalinlangan kong sabi habang pumapasok sa bodega. Ha? Eh, nandito na tayo, senyorito. Wala nang atrasan to. Kailangan na natin makauwi, baka hinahanap na kayo ng mama ninyo. Pagpapatibay niya ng loob ko. Pero nararamdaman ko talaga na may mali sa pagpasok namin sa bodega. Senyorito, tignan mo, isang owner type jeep at dalawang kotse. Mukhang mga luma na sila. Tatakbo pa kaya mga ito? Sabi niya habang sinusuri ang mga sasakyan. Punong-puno ang mga ito ng alikabok. At tama si Mang Lando. Tatakbo pa kaya ang mga sasakyan? Lumapit ako kay Mang Lando nang bigla na lang may sumugod sa akin mula sa pagitan ng dalawang sasakyan. Nakailag ako at nasangga ang kamay nito na may hawak na matulis na kahoy. Namumula ang mga mata nito pero gaya ng sabi ni Adele. Namumula ang mga mata nito kabanong pero gaya ng sabi ni Adele kanina,
ay hindi na ito masyadong malakas. Isang malakas na palo sa ulo ang ibinigay sa kanya ni Mang Lando at nawalan na ito ng ulirat. Nagmadali naman akong itulak ito at inalalayan ako ni Mang Lando na tumayo. Dito, senyorito, bilis! Inakay ako ni Manong sa isang kotse. Napadaing siya nang biglang matumba sa sahig. Manong! Hinila ko siya sa braso pero napansin kong hila rin siya ng halimaw sa paa. Ang bilis ng halimaw makarecover. Matapos siyang pukpukin sa ulo. Wag! Sigaw ko nang makitang itatarak ng aswang ang matulis na kawi sa hita ni Manong Lando. Pero huli na, nagawa na niya. Malakas na napahiyaw si Mang Lando at dinigyon sa paligid. Kasunod doon ang pagpagaspas palayo ng mga ibon na parang nagulat sa umekong sigaw ni Mang Lando. Nakaramdam ako na matinding kaba. Kahit hindi ko sabihin, alam kong nakatawag yun ang pansin mula sa mga nagmamasid sa amin na nagtatago lang sa kung saan. Marahas na binunot muli ng halimaw ang itinarak na kahoy kay Mang Lando. Gumapang ito pataas at muling iniamba ang kahoy sa puso ni Mang Lando. Napailing ako. Wag! Pagmamakaawa ko. Pero binigyan lang ako ng halimaw ng nakakakilabot ng ngiti at itinarak na sa puso ni Mang Lando ang kahoy. Pero sa isang kisap mata, bigla na lang tumilapon ang halimaw. Nakita ko na lang si Adel na nakikipagpambuno sa halimaw sa gilid kung saan sila tumilapon. Manong Lando! Iyak ni Adrian habang lumalapit sa amin. Naroon rin pala siya. Paano kayo nakapunta rito? Tanong ko. Ang ibig ko sabihin, kailan kayo sumunod sa amin? Pagkaklaro ko ng aking tanong. Sumunod kami kaagad sa inyo nang lumabas kayo. Mabuti na lang talaga, sumunod kami. Kundi, patay na po sana si Mang Lando, senyorito. Sagot ng bata. Riyun nga, puro ka senyorito eh. Pagtatama ko uli sa pangalan ko. Eh, mas pogi nga kasi ang senyorito. Sagot naman ni Adrian na hinayaan ko na nga lang. Talaga ba? Napangiti pa ako sa sinabi niya. Hoy, ano ba ginagawa niyo riyan? Sumakay na kayo sa kotse. Susunod na lang ako. Napatingin ako kay Adele na magsalita siya. Natalo na pala niya ang halimaw at hawak na niya ang ulo nito. Tapos ay bigla na lang niyang pinilipit yon. Dinig na dinig ko kabanong ang lagutok ng buto sa liig ng halimaw. Uy, may bata! Saway ko sa ginawa niya. Sanay na yung makakita. Sagot naman niya sa akin. Sige na, bilisan niyo na. Lumapit siya sa akin. Tinulungan niya akong buhatin si Mang Lando papasok sa sasakyan. Eh ikaw, paano ka? Tanong ko nang bigla siyang umalis nang naipasok na namin si Manong sa likuran ng kotse. Mapait siyang umiti. Susunod ako. Sabi niya. Pero hindi siya tumingin sa mga mata ko. Kahit na anong mangyari, sumunod ka, Adele, ah. Sinserong wika ko bago sumakay sa driver seat. Nasa passenger seat naman si Adrian. Naka-seatbelt ka na? Tanong ko sa bata. Malungkot siyang tumango. Huwag ka mag-alala. Nangako siyang susunod siya sa atin. Paniniguro ko kay Adrian. Pinaandar ko na ang kotse. Mabuti naman at maayos ng makina. Usap ko sa sarili nang umandar kagad ang sasakyan. Pinaharurot ko na ito. Binangga ko na rin ang pinto ng bodega. Nawasak ito ngunit sa paglabas namin ay bumulaga sa amin ang maraming halimaw. Sumugod sila sa amin kaya naman kahit ayaw ko silang saktan ay pinagbububundol ko sila. Sigaw naman ang sigaw si Adrian kaya sinabihan ko na lang siyang pumikit na agad naman niyang ginawa. Puro kalabog at kabi-kabilaan ang mga nasasagit na bubundol ng kotse. Pero sige lang ako ng pagpapaharurot. Mabilis kaming nakababa sa bundok. Nakita ko ang kotse at bigla kong naalala ang mga cellphone namin ni Mang Lando. Siniguro ko munang malayo pa ang mga sumusunod sa amin. Saka ako bumaba upang kunin ang mga cellphone namin. Una kong nakita ang cellphone ni Mang Lando na nakasuksok sa lagayan sa pagitan ng driver at passenger seat. Nang kunin ko ng cellphone ko na alam kong nakasukbit sa organizer sa likod ng passenger seat, ay nakita kong malapit na ang mga humahabol sa aming mga halimaw. Kaya tumakbo na ako at hinayaan na lang ang cellphone.
muli kong pinaharurot ang kotse. Nagulat ako nang may lumapag sa bubungan nito. Mabilis akong nagpreno para sana tumalsik ito, pero bigla itong sumilip sa windshield. Si Adele pala yun, kaya muli kong pinatakbo ang kotse. Habang nasa daan kami, kita ko pa rin ang mga nagsisitalo ng mga halimaw na galing sa bundok. Ang dami nila, kabanong. Naiisip ko nga na parang zombie apocalypse lang yon. Same vibes, same feeling. Pero iba talaga kung first hand na experience mo ang ganito. Laking pasasalamat ko rin kay Adele na nasa taas pa rin ng kotse at nagagawang itulak palayo ang mga sumusugod sa sasakyan. Kanina pa kami tumatakbo pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nararating ang tunnel. Kung saan saan na kami lumiko pero gaya na nangyari sa amin kahapon ay puro gubat lang ang sumasalubong sa amin. Napatingin ako sa cellphone ni Mang Lando na sa kabutihang palad ay hindi pa nauubos ang baterya. 5:13 PM na pero hindi pa namin nakikita ang tunnel. Naisipan kong gawin ang sinabi ni Mang Lando kahapon, yung magbaliktad ng damit para maalis ang kumapit ng mahika sa amin. Inihinto ko ang kotse. Nagulat ata si Adele kaya sumilip muna siya sa akin. Sumenyas ako na babaliktarin ko lang ang damit ko. Naintindihan naman niya ang ibig kong sabihin. Mabilis kong tinanggal ang damit sa kabinaliktad. Ginawa ko rin ito sa aking suot na jogging pants. Kinalampag na ni Adele ang bubungan kaya nataranta ko. Kita ko sa rearview mirror na nasa likod na pala ng kotse ang mga aswang. Mabilis kong pinandar ang kotse pero nadumog kami. Napakarami nila. Halos hindi na makausad ang sasakyan. Tumingin ulit ako sa orasan sa cellphone ni Mang Lando. 5:18 PM na. 5 minuto lang pero naabutan na kagad kami ng mga aswang. Kahit na hindi sila malakas ay sa dami nila nagagawa nilang pigilan ng kotse. Naisip kong paikot-ikuti ng kotse para makaalis kami. Minaniobra ko ito paikot. Sa una ay ayaw talagang gumalaw ng kotse dahil sa dami ng pumipigil doon. Hanggang sa unti-unting umusok ang gulong kaya lumayo sila ng kaunti doon. At nagawa ko ng paikot-ikutin ang kotse. Hanggang sa lumayo na sila sa amin. Nang makakuha ako ng tiyempo ay dumiretso na ako ng takbo papunta sa alam kong direksyon ng tunnel. May mga nabangga ko at mayroon ding mga umiwas na lang sa kotse. Napatingin ako sa rearview mirror. Hinahabol pa rin nila kami. Muli kong tinignan ang orasan sa cellphone. 5:38 PM na. 20 minuto na ang lumipas sa pakikipagpatintero sa mga aswang. Ilang saglit pa ay natanaw ko na ang tunnel. Napahiyaw ako sa tuwa pero agad ding napawi nang maalala kong nasa dulo pala kami ng tunnel. At hindi sa bukana. Ibig sabihin ay kailangan pa naming tumawid sa 300 metrong tunnel para makarating sa bukana nito. Tiningnan kong muli ang orasan. 5:42 PM na. Pag nagtuloy-tuloy ang tuli namin, makakaabot kami sa dulo sa loob lang ng 2 minuto. Napangiti ako. Sa wakas, makakauwi na tayo. Masayang bulalas ko. Ngunit bigla na lang tumirik ang kotse sa gitna ng tunnel. Umusok ang harapan nito. Nag-overheat na ang kotse. Nagmadali akong lumabas ng kotse. Adele! Nag-overheat ang kotse! Kailangan natin tumakbo! Sigaw ko. Ha? Ano? Bakit nag-overheat? Nandiyan na sila! Natatarantang sagot niya sa akin. Bilisan mo! Kunin mo na si Adrian! Ako nang bahala kay Mang Lando! Utos ko. Hindi! Ikaw na kumarga kay Adrian at ako na nga alalay kay Manong Lando! Bilis! Mungkahi niya. Mabilis naman akong sumunod. Kinarga ko si Adrian sa likod ko. Kinuha ko ang cellphone ni Mang Lando saka mabilis na tumakbo. Patingin-tingin ako sa orasan. 5:48 PM na. Dahil karga ko si Adrian, kahit anong pilit kong tumakbo ng mabilis ay bumabagal ako. Ramdam ko na malapit ang bumigay ang mga paa ko dahil kahapon pa kami tumatakbo. Bilisan niyo! Napalingon ako sa aking tabi. Hinawakan na ni Adele ang braso ko at halos hilahin na niya ako sa pagtakbo. Tiningnan ko si Mang Lando. Wala pa rin siyang malay.
alam kong maraming dugo na rin ang nawala sa kanya. Hinilan lang siya basta ni Adele at sa tansya ko ay nagasgas na ang pwetan nito. Mas bumagal pa ang pagtakbo namin at tuluyan nang nawala ng lakas ang mga hita ko. Naabutan rin kami ng mga aswang kabanong. Pinaikutan na nila kami. Tumayo ka riyan, senyorito! Umiiyak na sigaw ni Adele. Rion! Pagtatama ko. Ha? Nagugulan tanong ni Adele. Sabi ko, Rion ang pangalan ko. Ilang beses ko ba kayong itatama? Medyo may pagkainis na bulalas ko. Sa maging kabisado na namin ang pangalan mo. Kaya pakiusap, tumayo ka riyan at simulan mo ng tumakbo. Ako nang bahala dito. Utos niya sa akin. Pinilit kong tumayo ka, Banong. Bumaba na si Adrian sa likod ko at tinawakan na lang ang kamay ko. Inakay niya ako papunta sa bukana ng tunnel. Malapit na ito, ilang metro na lang. Hinila ko sa isang kamay si Mang Lando. Sobrang bigat niya pero paunti-unti ay nagawa ko naman siyang hilahin. Gumawa ng daan si Adele sa amin. Pinagtatatadyakan niya ang mga gustong lumapit sa amin. Ang iba naman ay pinag-aagis niya sa malayo. Umiiyak na ako. Hindi na kaya ng katawan ko. Hindi pa kami nakakarating sa bukana nang marinig ko ang ugong mula sa kalangitan. Unti-unti nang bumagsak ang katawan ko. Pero may kung anong sumalo sa akin at tila ako nililipad sa ere. Nakita ko ang liwanag mula sa umuugong na kalangitan sa labas ng tunnel. Kasabay rin noon ang malakas na pagbagsak ko sa simento. Yun ang huli kong alaala, Kabanong, bago ipikit ng tuluyan ang aking mga mata. Nagising ako sa maliwanag na sinag na tumatama sa mga mata ko. Puting kisame ang unang sumalubong sa akin nang tuluyan kong imulat ang aking mga mata. Rion, are you awake? Mukha ni Mama ang lumitaw sa paningin ko. Ma, nasaan ako? Si Mang Lando, nasaan? Pinilit kong bumangon pero napadaing nang sumakit bigla ang kaliwang braso ko. Kaya muli akong nahiga. Nasa ospital ka. Ano bang nangyari sa inyo ng driver mo? Bakit pareho kayo nakaandusin sa Kibyang Tunnel? Tanong ni Mama. Po? Kami lang? Wala si na Adele at Adrian? Balik tanong ko. Ha? Sinong Adele at Adrian? Anong sinasabi mo, anak? May kasama pa ba kayo doon? Mukhang hindi titigil ang pagbabalikan ng tanong namin ni Mama, kaya tumahimik na lang ako. Rion, tell me, ano ba kasing nangyari sa inyo pagpunta niyo sa Nasugbo? Akala ko magbabakasyon lang kayo doon sa beach resort. Ngayon, bigla na lang tumawag ang ospital. Ma, ayos na po ako. It's okay. I'm safe now. Hinawakan ko ang kamay niya. Nanginginig siya at talagang nag-aalala. I've been calling Lando numerous times, pero hindi pumapasok ang tawag ko. Laging cannot be reached, pati na ang cellphone mo. Tapos malalaman kong na-hospital ka na. Pinisil ko ang kamay niya. Si Papa? Tanong ko. Nasa trabaho pa. Siya ang nagbantay sa iyo kagabi at nagpunta na sa trabaho kaninang dumating ako. Kwento ni Mama. Good to hear na binantayan niya ako. Akala ko, puro lang siya trabaho eh. Don't say that, Rion! Saway ni Mama. Alam mong mahal ka niya, pero kailangan niya magtrabaho para sa'yo, para bigyan ka ng maalaw na buhay. Mapakla akong ngumiti sa sinabi ni Mama. Well, Ma, I need to rest. Sabi ko, at tumagilid patalikod kay Mama. Mas mainam pa nga, anak. Sabi ni Mama habang inayos ang kumot ko. Lumipas sa mga araw, bumalik na sa normal ang kalusugan ko. Nakabalik na rin ako sa pagtitrain sa fencing, pero pinagbawalan pa akong lumaban. Kailangan ko pa raw mag-gain ang buong lakas ko bago sumabok ulit sa pagsali sa mga competition. Kumusta ang training, senyorito? Nakangiting bungad sa akin ni Mang Lando nang lumabas ako sa training center. Manong, Rion nga. Tawagin mo akong Rion. Pagtatama kong hindi na matapos-tapos. Eh, sanay na po ako sa senyorito eh. Sir Rion. Kinuha na niya mga gamit ko at nilagay sa likod ng kotse. Napatitig na naman ako sa bagong kotse namin. Car napping
Yan ang lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na tumingin sa nangyari sa amin ni Mang Lando. Senyori, Sir Rion, pasok na po kayo. Pinagbuksan ako ni Manong Lando ng pintuan. Manong, kaya ko naman pong buksan ang pinto eh. Tawagin niyo na lang ang atensyon ko sa tuwing lumilipad ang isip ko. Paalala ko sa kanya. Eh, pang-apat na yung pagtawag ko sa inyo na yon. Pero hindi pa po bumabalik ang isip niyo. May pagbibirong saad niya. Kayo ho talaga. Inilahad niya ang kanyang kamao sa akin. Malugod naman ako nakipag-fist bump sa kanya bago pumasok ng kotse. Sir Rion, pinatatawag kayo ng papa niyo sa kanyang office. Pupunta na po ba kayo roon ngayon? Pampitong beses na niyang pagpapatawag sa inyo ito, pero ayaw mo naman pong pumunta. Baka may sasabihin siyang importante sa inyo. Hindi naman magpapatawag yun kung hindi importante ang sasabihin niya, di ba? Sabi niya pagkapasok sa driver's seat. Tama siya, Kabanong. Ilang beses na akong ipinatatawag ni Papa sa opisina niya, pero ilang ulit ko rin siyang hindi sinasagot. Sige, Manong. Mukhang importante nga. Sang-ayon ko sa mga sinabi niya. Ilang minutong biyahe bago namin narating ang gusaling pinagtatrabahuan ni Papa. Bumaba na ako ng kotse, ngunit hinabol ako ni Mang Lando. Senyorito, Senyorion, gusto niyo bang samahan ko kayo? Ipapark ko lang po itong kotse sa... Hindi na ho, Manong. Kaya ko na pong pumasok doon mag-isa. Sagot ko. Sige ho, Sir Rion. Hintayin ko na lang kayo sa parking area. Paalam niya bago ko isara ang pinto ng sasakyan. Tatlong beses akong bumuntong hininga bago ako naglakad papasok sa gusali. Nang marating ko ang front door, ay kusa itong bumukas. Ngunit napansin ko ang tila maliit na tusok sa glass door. Ha? Karayom? Nagtataka kong sabi sa sarili. Hindi pa ako nakontento at muli kong pinasadahan ang tingin ng glass door. Mayroon nga itong mga maliliit na tusok na parang sa karayom. Sinuri ko rin ang ibang glass window. Mayroon ding mga karayom ang mga ito. Nagmamadali akong pumasok sa elevator at pinindot ang ikapitong floor kung saan ang opisina ni Papa. Hindi mawaglit sa isip ko at pilit na inaalala kung kailan pa nagkaroon ng mga karayom ang building ni Papa. Habang nakasakay sa elevator, ay tila may mga mumunting alaala na bumalik sa isipan ko. Noong bata pa ako, natusok na ako ng mga karayom sa isang pinto at ang pintong yon ay parang kilala ko kung kaninong pinto. Nang magbukas ang elevator ay halos takbuhin ko ang opisina ni Papa. Nang marating ko ito, yun nga ang pinto kung saan ako natusok ng mga karayom. At hindi pa rin ito nagbabago. Naroon pa rin ang mga karayom. Punong-puno pa rin ang kumikislap na panusok ang pintong yon. Bubuksan ko na sana ang pinto. Senyorito? Napalingon agad ako sa nagsalita. Parang tumigil ang mundo nang makita ko siya. Hindi ako makapaniwala. Ilang buwan ko na siyang hinahanap, pero nandito lang pala siya sa gusali ni Papa. Adel? Hindi makapaniwala ang bulalas ko. Bakit kanya naman ang reaksyon mo? Para naman nakakita ka ng multo. Natatawang komento nito. Pero hindi kasi... Bakit nandito ka? Kumusta ka? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Nagulat talaga ako, Kabanong, na makita siya roon. Napatawa siya sa mga sinabi ko. Ayos lang naman ako. Sagot niya at lumapit sa pinto. Tara na. Pag-aanyaya niya sa akin nang binuksan niya ang pintuan. Nauna siyang pumasok. Tito, nandito na po si Rion. Bungad nito sa aking ama na nagbabasa ng libro sa kanyang lamesa. Itinigil nito ang ginagawa at tumingin sa akin. Tito? Pag-uulit ko at tumingin mula kay Papa patungo kay Adele na nagkibit-balikat lang sa akin. Rion, please sit. Tinanggal niya ang salamin niya sa mata at lumapit sa akin. Anong nangyayari? Kilala mo si Adele at Adrian? Tanong ko. Oo, bakit naman hindi? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka kasi umaten ng reunion ng angkan natin, kaya hindi mo nakikilala mga kamag-anak mo. Pinsan mo siya. Ilang minuto kong isiniksik sa isip ko ang sinabing yun ng Papa ko.
hanggang sa matanggap ko na. Hindi na rin ako umimik dahil pinapunta pala niya ako sa opisina niya para pagalitan sa aking paglalakwatsa. Puro ka kasi lakwatsa. Wala ka nang inatupag. Panahon na para magtrabaho ka. Pumasok ka na dito sa business natin bukas. Si Adele ang magiging secretary mo. Napamulagat na lang ako sa sinabi ni Papa. Napalingon ako kay Adele at ngumiti naman siya sa akin. Umiwas ako ng tingin at doon na lang ako tumingin sa salamin. Pero nakita ko pa rin ang refleksyon ni Adele doon. Hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako pero nakita ko talaga ang pagpula ng mata niya at paghaba ng kuko sa kamay. Biglang kumabog ang dibdib ko kabanong pero nang tingnan ko siya, normal naman ang kanyang itsura. Nang mga sumunod na araw, ang pagtatrabaho na lang ang aking pinagkaabalahan. Wakas!